All right. So hi, mga kapatid. How's your day? So, welcome sa tong tutorials, Taad Proposal Tutorials. Okay, so karon first ang itong Luis, unsaon pag RCDC sa ato ang mga beams. So first, before ta mag RCDC, kailangan sa ato i-open ato Taad file. So, i-run sa nato siya. So, ato to dire sa analysis and design, then run analysis. So, as usual, dapat wala siya error, then kung possible, dapat zero warnings po siya. Then, so okay na, done. Then, click Advanced Concrete Design, either sa left side. So, kato ganun na, Advanced Concrete Design. Then, kung malabas siya, click Accept. Accept lang. Then, Project, Label, let us label it, Char Label. So, 3, Story, Commercial, Building. Na, kailangan din natin siya labelan para kabaluta guys kung unsa jud ang ato ah charot. Sige, so client Engineer Michelle A. Daar. Then syempre kamo man ang engineer ani. Cafe. Ayan. So design code is 2011. Then kaning start profile kani siya dili niyo makita inyong save file niya. Okay? Aya, dili. Ang start profile, pasabutan na, muna siya ang file na ito ang gikuaan sa ito ang RCDC. So, makikita nyo ang start proposal.std. Then, click beam. Then, levels. So, ang kaning levels diri, kay muna siya ang katong nakabay floor na height. So, 3 meters, 6 meters, 9 meters, then katong extension. So, click. Dili na siya pwede sa bayo nag-click. Kailangan nyo siya isa-isa hon. So, kung magbuhat mo og beam, dapat by floor. So, sugod ta sa second floor. So, click 3 meters, then create new project. Okay, so, pag mahuman na, nairaniya, so, iyang i-identify tanan mga beams dito. Alright, so, kung nakita nyo dire, sa right side, puni siya ang katong beams, puni siya ang katong floor plan, or framing plan, sa itong second floor. So, kana naka-highlight dira, pasabot ana, muni siya dire. So, kaning sa left, muna siya ang labeling, dimensioning sa ito ang beams. So, kung i-click nyo mo ng G1, so muna siya nag-highlight. Click nyo mo ng B1, kanang blue. Beam 1 na siya, beam 2, beam 3. So, nag-naka-group lang na siya, group 1, then beam 1, beam 2, beam 3 na siya. So, again, you can identify your beams kung unsa na siya by this labeling diri. So, pag-click nyo na siya, muna siya ng mga beams. Okay? Ayan. So, mag-highlight-highlight ang mga siya sa right side habang gina-click nyo. Okay. So, first, ang first na ito buhaton kay, butangan na ito o loading. Dalaon na ito itong loading sa itong staad. Itong mga earthquake loads, dead loads, live loads, dalaon na ito siya dari. So, first, itong buhaton is, dirita sa settings, then, click basic load cases. Then after basic load cases, there is a load type ato nga identify unsa ni na mga loads. So din mga loads diri sa kaning sa analysis load cases. So identify lang nato na siya, earthquake X, earthquake Z, earthquake X, earthquake Z. So ayaw mo ka worry kung anong walay positive negative kay kaning mga loads diri na specify na siya daan unsa iyang direction. Ato lang siya yung gideclare na rin sa load type. So, dead load niya siya. Live load. When, ang water tank is others. Then, ato siyang ibalin na rin sa right side. Okay. Yun. Then, pag mahuman na, click OK. Yan. Kung mag-click OK, muli mo gawas. Then, click Add from Analysis. Then, do you wish to remove duplicate load combinations? No. So, i-click lang na check lang na mga wala na check, then click OK. So, technically, nanadari ang itong mga loads sa kaning RCDC na ito. Then, balik ta rin sa settings, then general and reinforcement. So, kani, muni siya karon ang katong mga bakal, sa na concrete itong gamiton, so, dirin na ni siya. So, timana ninyo ni siya, kaya muni siya inyong buhato na for the rest, hando sa magbeam or second floor, third floor, fourth floor, then sa columns, na pahingan ani. So, sa beams pa man ta, so sa beams pa sa. So, first button is clicking ductile design, and dapat naka-special siya. Okay? Then, percentage steel is 0.33.
So wala ko kabalo nga no. Mo lang gyud nga ni ma'am. So ang maximum is 1.81. Then nominal steel is 0.33. Okay? So material properties dere kay kailangan nato mag grade 28 na concrete. Pero tanawin niyo dere wala ay 28. So click add. Na, click add, then add 28. Then click ning check. Yan. So nanay 28 na. So choose na tong 28. Ayun. So 28. Ano tayo grade 28 na concrete. Then dito sa rebar seating settings, kani dere, i-right click na to ni. Then switch to rebar diameter. Ayun. So naka rebar diameter na siya. So unsa man to i-pang-check dira? Pang-check lang nato is kana i-check ko na to is kanang 28 because walay number 18, 13, 14 og 22 sa palengke. Wa kay mapalit ana, so wala na siya. So ana 28 lang i-check. Then dere sa main steel rebar dapat naka 16, then dapat naka 16. Shear steel rebar dapat naka 12, and dapat naka 12, naka 12. Then okay. So karon, nanatay mga bakal, nanatay mga load. So kailangan i-design na nato ang atong beams. Tanaw na to kung mapasar ba tong mga atong dimension na gibuhat sa to sa staad. So ato mo diri sa design, then click auto design. And wala to ninyo siya na maghuman. So, medyo dugay. Ayun. So, kung makita ninyo dari, muna ni siya ang analysis or muna ni siya ang design sa ato ang beams. So, makita nyo dari, di ba, green tanan. So, pasabot ana ang design na inyong or akong gibuhat for my beams kay nipasara siya sa katon na loads. So meaning wala na koy kailangan i-adjust na mga dimension kay green naman tanan. So meaning ana pasar na to siya. Wala na may kailangan usabon na to. Kung mag-green ang inyo ha, okay na siya. So pag mag-green na tanan, meaning pasar na tanan, i-groupings ninyo ang i-groupings, i-grupo ninyo ang kanang mga beams na pari-parehas kay ano, makita niya dire, abot na siya og 60. Diba? Beam 60. O, beam 60. Ano, dagan kina siya. So, para dili mo ma, para, ay niana si ma'am, na minimum label sa mga beams daw, kay dapat minimum, maximum of 5 lang ang inyong grouping. So, dapat, kani mo ba, dapat ang inyong groupings dire, dapat dili mo sobrang 5. Pero kung di makaya, okay lang po. So, unsa man siya pag groupings. So, click ninyo ning murag share it dire kaning group and ungroup. Click ninyo na. So, technically, makita ninyo ang mga beams dira. Sana, muna siya. Group 1, group 2, group 3, ana. So, unsa man nimo pagkabalo na same na sila. Same na sila o group. So, din, so direct ka sa design input. So, di ba, pag makita ninyo dire, ang G1 which is kani nadara kana G1 same sila og dapat ang inyong ipang groupings lang kay same og dimension which is kani og same og plaster diri sa inyong floor plan. Okay, unsa may pasabot ana? So di ba G1 ni siya? So tan-aw ninyo same sila og plaster sa kani. Diba? Sa G3. So, pili na ko na sila i-group. Pati ning G5. Pati ng G6. Then G8. Then G10. Na. So, pili na ko na sila i-groupings. Okay, pare-parehas man na sila, no? Okay. So, pag na-identify na ninyo kung sa mga parehas, so, balik mo dire sa tumurag Bluetooth. Ana. So, pang-check lang ninyo ng unsa ang mga same. So, naman na dire. G1 na ana. So, kung same sila, kung mag-group, kung na-check na nyo tanan pari-parehas or mag-ready na mo mag-group, kay click lang create. Ayan. Then, magawas na siya dira automatic na G-group 1, muna na sila ng mga beams. So, pag-click nyo yung okay, mawala na tong daghan kayo so nan